guys! Kape muna ulit tayo. Kape para ako with creamer. Welcome to my kitchen. Ito na naman si Cici, ang inyong masayahing kusinera. Of course, kung nakikita nyo na po ako ngayon, maraming salamat sa pag-subscribe ng... Sa mga malapit lang po sa akin, dito sa area ng Batangas, pwede po kayong umorder ng mga niluluto ko. Tingnan nyo lang po ito sa page, Cravings by C. So ngayon po, isa sa mga iluluto ko ay ang paborito namin mag-asawa na laing. Pero itong version na to, natutunan ko po ito dun sa katabi na naging kantin namin before sa PUP. Sila po ay Bicolana. So, napakasarap po talaga ng laing nila. So, during that time, ito po yung mga sikreto. Pero yung sa akin, shortcut ko po kung paano ko iluluto yung laing to make us easier. Lalo na sa mga busy mother or busy momshies, mga nanay, mga nagwo-work. Simpleng-simple lang po. Ito po ang ingredients natin. So, una, meron tayong ginayat na bawang, sibuyas, at may konting luya. So, it depends. Pwede naman bawang sibuyas lang. And dahil gusto ko lang mild ang aming laing, pero sa Bicol, talagang maanghang yung kinakainan namin. So, tiniris ko na po ang siling labuyo at ang siling haba. May tiris-tiris yan. Kasi kahit dalawa lang yan, may flavor pa rin ng anghang. Pero it's up to you guys kung gusto nyo maraming sili. Another is the fresh katay na baboy. So, kung mapapansin nyo, pumili din ako ng may taba. Kasi po, masarap siya pag mamaya pa rin ito. And another is the dilis. Ngayon po, niluto ko na yung dilis. So, frinaid ko na yung dilis natin. And ang pinakasikreto ay, eto po, ako mismo ang nagpatuyo ng gabi na ito. Binili ko siya sa palengke. So, kaya yung nagbili kong gabi, meron pa yung stem. So, pinakuluan ko na po siya para mamaya pagluluto, dare-darecho na. And of course, ang ating gata. Ito po, pure gata. Purong gata po yan. Ako mismo ang nag-push na. So, ito naman yung kakang gata, ikalawang gata. And para pakita ko, ganito karaming nyug ang aking ginata kanina. So, traditionally, yan po yung gata. Ang gagawin lang natin sa paggagata po, technique din po to mga momshies, mga nanay natin sa bahay, or mga mister na mahilig magluto. Sa paggata, may hot water lang po, tapos pipigain natin. So, yung unang piga, yun yung magiging pure na gata. Yung ikalawang piga, yun naman yung kakang gata, kung tawagin ng aking mami. So, before, very traditional. Kaya marunong din po talaga akong maggata. Kasi sa pamilya namin, mas prefer ng nanay ko na puro or natural gata ginagamit. Pero guys, no need maggata, bili lang kayo ng Coco Mama. So, pag hindi po ako nagkakaroon ng time maggata, I use Coco Mama. Kasi yun yung para sa akin, yun yung pasadong brand. So, dito sa masayahing kusinera na YouTube, matututunan nyo po ang mga tips natin sa pagluluto. So, sineshare ko din po sa inyo yung alternative pag walang gata, Coco Mama lang. So, this is not paid endorsement kasi ilan lang po tayo dito sa YouTube natin, di ba? Pero, that's the another tips na pwede nyo pong matutunan. So, ngayon naman po, magigisa na tayo. So, this is the Feb Ibig month, diba? Feb month. So, sabi ko nga, sa mga gusto ng something spicy, eto po yun. Pero syempre, kayo na yung mag-a-add ng spices. Kasi parang pag-ibig lang yan, diba? Pag-ibig natin, iba't-iba tayo ng character, pero may iba't-iba ding spices ng ating buhay. So, yun po. Ngayon, going back. So, makita nyo po. Ngayon po, lagay na natin yung pinakuluang natin na
Gabi na may tangkay pa po yan. Pero, alam nyo po, kalahating kilo yung binili ko. So, nung nai-pre-cook ko, ganyan na lang siya kaunti. Pero, don't worry. Importante, mapagluto natin yung mga mahal natin sa buhay ng laing. So, isusunod ko na po muna yung ikalawang gata. So, ikalawang gata muna. Yan yung second, yan. Kahit konti lang. And then, lagay ko na rin po itong sili. So, kung pansin nyo po, hindi ko na siya hinalo. Pero unang, ikalawang gata. So, dalawa lang yung sili na yan. So, nasa inyo po, mamaya, mag-add ko yung sili nyo. Pwede naman po, depende sa anghang. So, medyo mild lang ang aming spices. So, yan po. So, guys, habang inaantay natin kumulo sa ikalawang gata yung laing natin, ito, alam po, na-miss nyo to. Last video natin, wala tayong knock-knock who's there. So, Daddy. So, si Daddy siya yung aking asawa, ang aking esposo. Knock-knock. Who's there? Laing. Laing who? Laing ang buhay sa tuwing ikaw'y hahagan. Anong ligaya sa tuwing ikaw'y mamasdan sa piling ko ang gabi tila araw. Ikaw ang aking laing. Diba? Yung lahing na pinakita ng asawa kanina, hindi pa luto yun. Pero, alam ko, namimiss nyo rin naman yung boses ko, diba? So, laing. Laing ang buhay. Last time, gustong bumitaw. Pero this time, ba, syempre, papalapit ng papalapit ang February 14. Dapat tayo nagiging sweet sa ating mga asawa, boyfriend, partner, kaya kaibigan. Malay mo, magbigay ng chocolate. So, ngayon po, matagal pa to, pero... Kung mapapansin nyo po ngayon, kumukulo na. So, kaya nga, sabi ko nga po, talagang kulo lang yan hanggang kumati na yung ating sabaw. Pero yung sa amin, medyo semi-kati lang. Kasi gusto ng asawa ko may sabaw. Pero apan kasi kumukulo, aanghang na po yan. Pero nasa inyo pa rin, yung power of spices. So yung sa amin kasi mild lang to, yung ginawa ko po is mild. So yun po. So guys, kung makikita nyo po, ayan na siya, kumukulo. Tapos makikita nyo po talaga yung color, no? Yung color ng ating gata, no? Ayan. So, laing. Mainit pa. Malambot na. Tapos tikman natin yung sabaw. Actually, iba talaga pag pure gata. Ang sarap po. Saka, may konting anghang na. Mild yung amin, kasi po, may kwento yan. Nung aso po namin, syempre, hindi pwedeng masyadong maanghang. Kawawa naman yung aming fur side. Meron po kaming anak-anaka na aso. Pangalan niya ay Alda. Hello, King Alda, baby. Yan. So, eto na po ang ating laing. Ginatang laing, pero may konting sabaw kasi prefer po ng husband ko yung may sabaw. Pero sa inyo po, pwede pong pakatiin nyo pa siya. Pakatiin means yung mas konti yung sabaw para mas flavorful. And yun po, isang recipe na naman po ang na-share ko. Ilalagay ko na lang po yung ingredients and yung recipe natin dyan sa description. And I hope ngayong February, another recipe which is ginataang laing. So, maraming salamat po. Ako po ang inyong masayahing kusinera. Thank you sa 20 subscriber ng aking masayahing kusinera. Ako po si Cici! And,
Please subscribe to Masayahing Kusinera and also please check our Cravings by Sea sa mga handaan po dyan. Pwede nyo i-check yung mga iba naming pagkain na hinahain. So, that's all for tonight. Tara, mangantana, kain na tayo or kaon na.